Good day, Kaagar friends! Welcome to Waring Abraham, Homesteading and Rabbitry. Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin is yung mga bagay na dapat nyong i-consider bago kayo mag-alaga ng rabbit. So ayun guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, mag-subscribe ka na tapos i-click mo yung notification bell para updated ka lagi sa mga vlog natin. So ayun guys, ang una mong gagawin is mag-self-study ka muna. Magre-research ka muna kung ano yung mga breeds na rabbit na gusto mong alagaan. Kasi sa pag-aalaga ng rabbit, meron tayong dalawang klase. Yung meat type, tsaka yung mga pet type or yung mga fancy type natin. So sa internet guys, available naman yung mga information, na basic information na dapat mo malaman bago ka mag-alaga ng rabbit. Kung mag-aalaga ka ba ng meat for meat production, or mag-aalaga ka ng mga pet or pang pet na ano rabbit. Tapos guys, kailangan mo muna mag-research ng mga basic management, basic care ng pag-aalaga ng rabbit. Para pag may alaga ka ng rabbit, hindi ka pa lang doon nagsisimulang mag-aral sa pag-aalaga ng rabbit. Dapat meron ka ng kakaunting knowledge sa pag-aalaga ng rabbit. Mag-research ka sa Google, maraming information sa Google, sa YouTube. Panoorin nyo si Maginoong magsasaka, marami kayong malalaman doon. Hindi, joke lang. Pero yun guys, napaka-importante bago kayo mag-alaga ng mga rabbits, kailangan nanonood muna kayo ng mga videos, magbabasa kayo ng mga libro, mga journals, para magkaroon kayo ng idea kahit konti pa lang sa pag-aalaga ng rabbit. Meron ka ng knowledge kahit konti or yung mga basic care needs ng pag-aalaga ng rabbit, tignan mo yung area mo guys, kung ano yung mga possibility na kung saan mo ilalagay yung rabbit mo. Mga rabbit naman kasi guys, hindi siya nagre-record ng malawak na lugar. So meron kang backyard, tapos maliit na backyard, pwede na yun guys. Meron tayong mga cages tulad nito guys, na angkop sa maliliit na lugar. Meron tayong mga double layer, 3-layer na mga kulungan. Pwede nating i-adapt yun. Kasi kung saan natin ilalagay yung mga rabbit natin. Alam naman natin, yung mga rabbit is very sensitive sa ventilation, lalo na sa init. So, kailangan yung paglalagyan natin is nagse-circulate yung hangin para hindi sila magkaroon ng heat stress, hindi magkaroon ng mga problema sa pag-aalaga ng rabbit. Pangalawa guys, syempre napaka-importante, bago tayo bumili ng rabbit, kailangan mauna muna yung kulungan. Mauna muna yung area na paglalagyan nyo ng rabbit. Please guys, huwag kayong bumili ng rabbit kung wala pa kayong kulungan kasi napaka-delikado, pwedeng makawala yan, pwedeng kainin ng aso, kainin ng pusa. Kaya dapat, bago kayo bumili ng rabbit, meron kayong mga kulungan. Tapos guys, susunod sa kulungan, kailangan meron na kayong naka-reading pagkain. Sa pagkain naman, maraming available na pellet ngayon na rabbit pellet. Pwede ang Integra 3000, pwede ang Nutriband, pwede ang Chexer, pwede ang Cosmos yata yun, pwede ang... Basta guys, maraming rabbit pellet na pwede sa rabbit ngayon sa available sa market. Kung may kulungan ka na, tapos may naka-ready ka ng pagkain, napaka-importante din na meron kang grass na naka-imbak sa rabbitry mo or sa bahay nyo para anytime na pinapakain mo yung rabbit is pwede mo siyang i-unli grass or unli hay. Purchase ka na ng rabbit. Ano ba yung mga dapat tandaan pag bumibili ka ng rabbit? Sa ano guys, ang pinaka-advice ko or pinaka-importanting dapat nyong gawin pag bumibili kayo ng rabbit, unang-una, ang pagkukuhanan nyo ng rabbit is legit na breeder. Ibig sabihin, siya mismo yung nag-aalaga ng mga rabbit niya, tapos yung mga dinideclare niyang breed is dapat yun yung makikita mo sa mga rabbit na bibilihin mo. Kasi guys, napaka-importante na kailangan sa mga breeder tayo bumili, bumili sa mga bangketa, sa mga pet shop, kasi guys, stress na yung mga rabbit doon kasi hindi komportable yung environment nila, tapos hindi nyo alam kung saan talaga sila nanggaling. So, pag sa breeder ka, kumuha, alam mo, makikita mo yung mga pinanggalingan nila, yung mga breeder dough, breeder back nila is makikita mo. Ganun ang safe na way para sa pagbili ng rabbit, guys, sa mga breeder, mga certified breeder talaga kayo dapat kumuha. Tapos, guys, kung itatanong nyo kung magkano yung mga rabbit ngayon, ito, guys, base lang sa nalalaman ko. Ang mga local New Zealand yata, guys, pwede kayo makabili ng 400 to 500 isa. Nasa 6 weeks to 8 weeks yan. Tapos, sa mga upgraded naman, merong 600 to 1,000. Depende sa breeder, guys. Depende sa nag-aalaga kung magkano niyang ibibenta yung mga rabbit nila. So, kung gusto niyo mag-alaga ng rabbit, guys, pwede kayo mag-umpisa ng isang buck, tapos limang doe. Or kung gusto niyo naman, hindi mag-inbreeding, dalawang buck, pwede kayo mag-apat na doe. Yun, guys, is magandang panimula na sa pag-aalaga ng rabbit.
Tapos guys, pag may mga rabbit na kayo, continuous yung learning dyan. Kasi yung learnings mo is mag-uumpisa pag meron ka ng rabbit. Kasi yun yung mga experience mo eh. Doon mo mas matatandaan doon sa mga experience mo sa pag-aalaga ng rabbit. Minsan, pag nagkaka-problema yan, hahanap ka ng solusyon, ikaw mismo yung gagawa ng solusyon. Bali, yun lang naman yung dapat i-consider pag bumibili ka ng, ano, ng rabbit. Yung mga nabanggit natin, napaka-importante na yun dapat yung sundin natin para hindi tayo nagkaka-problema sa mga nabibili nating rabbit. Pero ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung mga rabbit natin na nag-aanak na, tsaka yung mga pinakita natin sa inyo nung nag-aanak sila. Tara guys, puntahan natin. So dito guys, meron tayong bagong panganak na ano na rabbit. So ayan. Tapos guys, kung natatandaan nyo, ito yung mga rabbit natin na ano na yung pinakita natin maliliit. Ito na sila. Nasa 3 weeks old na sila. Bali ito guys is mga blue rabbit. Ang bentahan natin sa blue rabbit is 2,000 to 2,500 isang rabbit. Bali, ito yung tatay nila guys, pakita ko sa inyo. Ito. Ayan si Dagul. So, bali, ang kilos ni Dagul guys is nasa 3.7 yata. Pero, pag ginagamit nyo siya as buck, mas maganda na medyo magaan or mababa yung kilo niya. Para mas productive siya sa mating. So, ito guys. So, ayan na, malalaki na. Nasa 3 weeks na din sila guys. Ito guys, F2 na to. Tapos, nag-breed sa kanya yung pure Californian natin. Tapos, ito rin guys. Ayan. Four, six, eight. 10 yung anak niya guys, 10. Tapos ito rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yung anak niya. Mga 8 yung mga anak niya dyan. Guys, bali yun yung update natin sa mga rabbit natin dito. Napaka-importante talaga guys na ano na pag bumibili ka ng rabbit sa mga ano sa mga breeder ka talaga kumukuha. Mas okay kung open yung rabbitry na ano na pagkukuhanan mo kung pwede silang i-visit ngayon, alam naman natin is pandemic kaya limited yung mga pumapasok sa mga rabbitry ngayon. Dito sa rabbitry guys, hindi muna kami nagpapapasok ng ibang tao kasi bawal nga lalo na sa barangay namin, hindi inaallow yung mga ibang tao. So yung hawak ko ngayon guys is kung hindi ako nagkakamali, blue na may Vienna mark na ano na blue. So ito siya, mini rex pala to guys, buck. And buck siya. Tapos meron tayong ano dito guys. Meron tayong broken na ano na mini rex na daw. Ito siya. Daw to guys. So hinihintay na lang natin siyang mag 5 months bago i-breed. Tapos meron din tayo dito. Hindi ko alam din sa ano sa kulay nito guys, pero gray yung kulay niya. Ito. So guys, meron tayong choco na ano dito, choco na mini rex. Medyo basa siya, nagbasa siya. So ito siya, mini rex na choco. So guys, sa lahat ng mga nagtatanong kung yung mga pang-out natin ng pure California tsaka pure New Zealand, sa ngayon guys, wala tayong available na mga California na pang release. Tapos guys, yung mga ano natin, mga graded tsaka mga F1, F2 natin is hindi pa rin siya available. Bali, yung mga eto guys, yung mga rabbit na to, magiging available sila sa third week ng May. Tapos guys, sa mga nagtatanong, hindi rin tayo nagsiship sa mga malalayong lugar.
mas inaano natin na yun nga, meet up muna ngayon, bawal mag-pick up dito sa rabbitry. Kaya kung gusto nyo mag-alaga ng rabbit, ang presyo pala ng rabbit natin guys is 13215 yung mga presyo nila. Bali yung mga buck na ginagamit natin is yung mga pure California at pure New Zealand natin. Tapos yung mga doe natin is mga upgraded at mga F1 at F2. Guys, maraming salamat sa pagsama sa bagong vlog natin. Bali 34,000 subscriber na tayo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa YouTube channel natin. Abangan nyo guys, pag nag 50k tayo is may parapol tayo na rabbit. So ayun guys, ako si Maggie noong magsasaka. Bumabati sa inyo na magandang buhay. Bye guys, see you next vlog. God bless.